Nagbabalik ang programang naghahanap ng solusyon pang kabuhayan at nagpapalakas sa hanay ng mga namumuhunan ang pro-Pinoy, your key to nego success. At kasama na natin sa ating studio ang owner and founder ng Toupee Hair Replacement, Mr. Mark Eric Arca. Ayan, good morning po at welcome sa program. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay po, Congressman Butch and Miss Joanna, good morning po at sa lahat po ng mga viewers at nanonood po ng DZME po. So Eric, bakit ito yung naisipan mong negosyo? Mm-mm. Well, unang-una po ay ito po yung nakapagbigay ng solusyon sa akin. Ano po? Siguro 8 years ago or medyo nakaranas ako ng hair loss po. 21 years old ako actually po. College po ako noon. Mm-hmm. And then nasa seminaryo pa ako nung panahon na yun eh. And then sabi ko, bakit parang nalalagas yung buhok ko? Hindi ko naman siya, hindi ko alam kung bakit nagkakaganon. Hanggang sa nagpa-check up pa nga po ako eh. Mm-mm. Baka ako may sakit may po sakit, ako. May sakit, oh. Eh sabi naman ng doktor, wala naman pong problema. Ngayon, sinubukan kong gumamit ng mga hair grower, lahat po ng mga pampakapal ng buhok. Pero para sa akin po ay hindi po siya effective ano po para sa akin po, hanggang sa naghahanap ako ng mga clinic na kung saan ay ano yung kung paano makakatulong sa akin. Kaso medyo mahal po, kaya sabi ko mukhang hindi ko kakayanin to. And then hair transplant ganun din kasi nga masakit surgery. Oo, empleyado tayo, medyo mahihirapan tayong pumasok sa trabaho kapag sabi ko mukhang mahirap to. Bumaba po ba yung self-confidence? Sobrang bumaba po. Kasi that time po ay lagi na ako naka-sombrero, naka-cap. So to you, yung buhok is big thing, no? Oo. Oh, oh. Sobra po. Kasi sumikat si Yul Brynner, walang buhok eh. Si Binabag- Telly Sabalas, walang buhok. Binabagayan. Marami po, marami. Sino pa ba? Yung mga Filipino ng mga ano, si Bumble Rocco. Sumikat, walang buhok. So bakit yung mga wala ng ano? Ng esteem. Alex, Sir totoo, Alex. No? May mga ganun. Si Alex Fuentes. Vic Lima. Si Vic Lima. Hindi na naman nakikita kasi sa TV yung mga yan. Oh. So, yeah, proceed. Yes po. After nun, sabi ko ay parang nahihirapan ako kasi lagi na ako nakasombrero. Siyempre, pupunta ka ng simbahan, magsisimba ka, hindi naman pwede nakasombrero. May mga meeting ka, hindi naman pwedeng nakasombrero. Even papasok ka sa mga mall, sa bangko, papatanggal eh. Mm-mm. And para sa akin po, napaka-big deal niya. Sabi ko, parang masakit ah. Hanggang sa hindi na ako nagpo-proceed sa mga lugar na pinupuntahan ko. Mm-hmm. Pati mga friends ko po, hindi na ako, Mark o Eric, tara, outing tayo. Eh syempre, pag nabasa yung buhok mo, manipis. So, hindi na lang ako sumasama. So, napansin ko na parang lumiit ang circle of friends ko ah. Wala yung social life. Yes, hindi na nila ako niyayakag kasi alam nila hindi ako sasama. Oh. Kaya ang ginawa ko, talagang humanap ako ng way. Mm-mm. And then I did my own research na natagpuan ko nga ito, sabi nag-originate sa UK. Mm-mm. So, nagtanong-tanong ako, naghanap-hanap ako. Nagkataon lang na may relative po ako doon sa UK. At sabi sa akin, dito lang 'yan sa tapat ng pinagtatrabahuhan ko, ang pagawaan 'yan. Uy. Ha? Nagpabili po ako ng isa, medyo mahal. Ang problema ko ngayon, sino magkakabit? Kasi hindi naman po kilala ito noon. Oh. Eh. 8 years ago, ano ba yung Toupee na yan? Ano ba yung ano? Hindi naman po kilala pa masyado. Mm-hmm. Hanggang sa sabi ko, walang may gustong magkabit eh. Kasi natatakot yung barbero. Mahal, baka masira, wala na. Mm-hmm. Ako na lang po nag-motivate. Sabi ko, sige kuya, ikabit mo na sa akin. Ano man ang mangyari, don't worry po, okay lang. So ganun, we both took risk kung ano mangyayari. Kinabit sa akin, tapos sabi, oh sir, ano na pong gagawin natin? Gupitan mo lang na parang buhok ko talaga. Okay. So, ginupitan niya, pakita po ako ng style. Mm-mm. Brush up pa nun eh. Ginupitan po, nung nakita ko yung resulta ba, maganda, ayos ah. Okay, ang problema, kasi that time, nagtuturo pa po ako. Teacher pa po ako noon. Dumaan lang ng Sabado at Linggo, pagpasok ko ng Lunes, may buhok na ako. Opo, kaya trending po ako noong time na yun. Si Sir Mark, may buhok na. May buhok na si Sir Mark. Yeah. Pati mga co-teachers ko, mga students. Eh ako naman ho, pag dumadaan sa harapan nila, inahawi ko pang gano'n. Oo, confident ka. Confident ka.
Kasi ganun din naman, may buhok ka o wala, eh syempre, ano eh, medyo may konting panunukso ng konti. Eh. Hanggang sa nasanay na sila, tapos that hindi nila makita kung ano eh, kasi pag tiningnan yung anit ko, ang makikita anit lang din. Basta, ano nangyari kay Mark? Bakit ganun? May buhok. Ang nipis-nipis, nagkaroon ng buhok. Ngayon, yung mga co-teachers ko naman nipis din po ang buhok, eh, nagtanong-tanong sa akin. Sabi, sir, anong nangyari sa buhok mo? Sabi ko, willing ka bang mag-invest para sa sarili mo? Sabi, oo naman. O sige, mag-ready ka ng ganitong amount. Ayun parang no, tunog, ano? Yung dalawang teacher, nakabitan ko ng toupee. Pinatawag ako ng principal. Mark, no, next time. Halika dito, anong nangyayari? Bakit yung mga kalbong teacher dito, eh nagkakabuhok? Sure, tawa nang kami, no? Maya-maya, yung principal, nakabitan ko na rin. Nakabitan na rin. Akala ko lulukuhin mo muna yung mga teachers na yon. Sana sinabi mo, alam mo, manghuli ka ng apat na langaw. Tapos yun ang i-apply mo, magkakaroon ka ng buhok. Kami naman kung bubuk yung... sarado ka noon. Naku, delikado po tayo. Yung ano, yung shampoo ng kabayo, pang pakapal ng buhok. Kaya yun yung pala, paniniwala sa amin sa produsyon. So nagamit mo yun? Hindi naman ko. Paniniwala lang. Paniniwala, shampoo yung ng kabayo. Yung paniniwala, pero ginamit ko rin ho yan. Alam mo, pag, hindi pala, pag-desperado ka na, lahat ng sasabihin sa'yo, maniniwala ka na lang. Yes, sir. But anyway, pati yung principal, nakabitan. Nabiktima mo na rin. Opo, eh, kasi gumamit daw ng shampoo ng kabayo, hindi naman kumapal, bumilis lang daw tumakbo. At di walang nangyari. Okay yun, ha? Di ba po, eh, ibig sabihin, bumilis tumakbo, yung buhok, naubos. Yung pera. Yung tao. Ah, yung tao. Pero lahat po ginamit ko yan. Dumaan ako sa mga experiences na ganyan. Pero yung challenge po talaga is yung presyo. Sabi niyo, mahal eh. Mahal po kasi unang-una ang... Magkano ba? Magkano ba? Sinasabi mo mahal. Oo. Alam mo, pagdating sa beauty care, they don't care about the price. Correct po yan. Imagine mo, sa, yes. Gusto pa nga ng iba, i-transplant yung ulo nila pagka, para magkaroon ng buhok. Eh. Totoo po yan. So, magkano ba yung toupee na yan? Yes. Well, dalawa po yung ino-offer ko. Ano ho? Isa pong classic tsaka isang premium. Ano ho? Pero ang pinaka-best ano ko talaga is yung premium kasi very natural looking siya. Nasa 25,000 pesos lang po yun. Oh, hindi naman ganun kamahal. Yes, in just 45 minutes, no? In just 45 minutes lang nagagawin. Oh. Paglabas mo, may buhok ka na. Ano ba yan? Natural hair or synthetic? Yes, pure human hair. Pwede mong pakulayan. Pwede mong lagyan ng pomade. So ito human hair ito? Yes human po, pwede hair. Mong... Sana, lahat pwede, no? Parang buhok mo lang din. Sana siya. Yung source walang kuto, no? Minsan nga ho, may lisa pa. Oh, may pero puti. Patay kasi naman nga po ay pure human hair siya. So, pero dumadaan lahat sa screening. Nawawala okay. Naman po. Nawawala na, naman. Wala naman po. Kwento naman. Yung nga po sa amin, pag bumili ako ng 25,000, ganitong itsura ang dadating sa akin. Ako na magpapagupit. Kasama na pong service doon. Maganda na makapunta sa aking simpleng clinic lang. Ano po para maikabit. And then magupitan sa style na gusto nyo. Kung ano pong style na gusto nyo, yun po ang gagawin natin. Ang toupee po ay freestyle, no? Ibig sabihin, so, kanyan, no? Mahaba para... Yes, sir. Freestyle. Nasa 8 inches yung haba niya. Natural wavy kasi ang buhok ng mga Pinoy, hindi naman tayo straight na straight. And then, ang density niya, ibig sabihin yung kapal niya ay nasa light density lang kasi hindi naman sobrang kapal yung buhok natin. Mm-mm. Hindi naman sobrang nipis din, tama lang. Ang kulay is natural black. Mm-mm. Okay? So hindi siya itim na itim talaga. Pag tinatamaan ng araw, medyo nasisinagan, medyo the dark brown siya. So maganda po siya kasi sumusunod siya sa lahat ng style na gusto natin. Okay. So how do you apply that? So isi-shave mo muna or? Yes, sir. Opo. Meron po tayong pattern na kinakabit, no? Na ipinapatong. Tapos aahitin po yung part na yun. Isi-shave. Yes po, kasi usually naman yung pattern na ginagamit namin, yun po talaga yung sukat ng baldness. Kasi nag-uumpisa sa hairline, tapos dito sa bandang kuyo, hanggang sa nagtatagpo na sila, nabubuo yung sukat dito. Okay. And then yun po yung sukat na yun. Pagkatapos po noon, ikakabit si toupee, katulad po nito, na ikabit na namin. Yan. So, anong pandikit ang gamit mo? Meron po tayong ginagamit na adhesive. Opo. Pinapakita daw po. Anong klaseng adhesive yan? Yes po yan. Yan po ay pang scalp, ano po, ginagamit po siya sa mga skin. So, meron po siyang certain level ng kapit
na kung saan pwede mong ipang swimming, pwede mong ipang workout, kahit pawisan ka, hindi po siya matatanggal. It's a double side tape. Yes po, kahit po bahagyang sabunutan, hindi po siya matatanggal. Huwag lang po talaga galit na galit sa iyo yung tao, syempre. Tanggal. Baka mamaya kahit tunay na buhok, matanggal po yun. Hindi lang yun, baka pati yung skin. Tanggal po talaga. Ma-scalp, yes po. Opo. Matanggal. So ito, matibay ito na. No? Alam mo, marami nang matitibay naman talaga na glow. Yes, sir. Okay, kunyari, nagkaroon ka na ng buhok. Ilang buwan yan bago mo tanggalin? Well, hindi kasi po siya... Kasi mag-grow yung hair eh. Yes, correct po. Hindi po siya matatanggal. Pero I advise every 2 weeks or 3 weeks, tanggalin. Para ahitin yes, ulit. Para po malinis nyo yung scalp nyo. Kung may tumutubo pang buhok, kailangan nyo uling ahitin. And then ikakabit nyo ulit. So, ganun pong maintenance ng tupi. Babalik sa clinic nyo or kahit sa sinuturo ko na po personally yung gagawin. Kasi meron po kung self-installation mga video sa YouTube. Sinusundan lang nila. So, para bang nagpagupit ka lang? Opo. Kasi like ako, regularly, every 3 weeks, nagpapagupit ako. Yes, ganun po, yung tagal. So, yung ginagawa nila every 2 weeks or every 3 weeks? Depende po sa activity nila. May mga clients po kasi na nasa opisina lang, walang masyadong activities. Mga ganun, minsan mga 3 weeks po yun. Mm-hmm. Pero yung active ka, na nag-workout ka, madalas ka nasa field, mga 2 weeks po yan. 2 weeks. Magkano so, naman tong pandikit na ito? At ilang gamit ito? Oh. Ito po ay good for 2 to 3 months use, no, yung pandikit natin. At magkano ang presyo? Nasa 1.5 po ito. Kasama po yung remover na panlinis. 2 to 3 months. So, ang nagiging budget ng mga clients usually every 2 or 3 months, nagbabudget sila ng 1.5 para sa pandikit nila. At saka, sa gupit, magkano ang ang gupit mo? Naman po ay depende na. Kahit po sa ang barbero, pwede pong paggupit. Ah, kasi gilid na lang po yan. Ang tope po kasi pag na-finalize na siya sa style niya, gilid na lang po yung gugupitan. Oh, pero pag tinanggal mo? Babalik. Ay, yung mga tumatubong buhok? Ay, pwede po yung self-installation na lang po. And then self-installation. Yes, opo, kayo na lang po yung gagawa. Kasi may mga clients po kung nasa abroad. So, gupit na lang ang babayaran mo? Yes, gupit lang po. Minsan, depende na sa mga barbershop kung magkano po yung single nila. Explain natin kasi ano sabi mo, 25,000. Bakit ganun kamahal? Saan ba galing yung raw materials? Well, yun nga sabi ko nga po, galing siya sa UK no nung time na yon. Hanggang sa pagdating sa akin, sabi ko parang hindi ito masyadong komportable dito sa Pilipinas nung unang gamit ko nung time na yon. Kasi ay silicone close siya nung time na yon. Mainit. Hindi nakakahinga ang scalp, tsaka ang buhok niya ay parang hindi tugma sa mga Pinoy. Mm-hmm. Kaya dumaan siya sa proseso, sabi ko kailangan ko na baguhin ito. Mm-hmm. And then sabi ko, nakausap ko yung nandoon sa may, yung nagmamanufacture ng mga hair system. Gumawa po ako ng sarili kong design. Sabi ko kailangan breathable siya, nakakahinga. Okay. Kailangan flexible ang base. Mm-hmm. Kasi ang sukat ng mga ulo ng mga Pinoy, hindi naman laging bilog. Mm-hmm. May mga flat. May mga patulis, kaya kailangan flexible ang base para pag lumapat siya, ay maganda po na po. Mm-hmm. At saka yung density, hindi dapat sobrang kapal, at yung kulay, yung texture niya, kailangan pang Pinoy siya. Mm-hmm. Hanggang sa na-finalize naman, no, nagkaroon ako ng mga grupo ng mga workers na gumagawa ng mga, mismo mga tupay ko lang dito sa Pilipinas. And then, yun na po, na-finalize hanggang sa ginamit ko, mm-hmm. And nagustuhan ko na siya, na-finalize natin yung design natin and in-offer natin sa mga may problema dito sa Pilipinas. Pilipinas. No? Mga, may mga artista mga ka ding nalagyan. Meron po pero huwag na lang po natin banggitin kasi yung iba po ay medyo syempre confidential. We respect our other clients. May pinakita tayo. Yes po, meron po. I am very proud yan. Si Sir Long. Long Mejia. Yes, very proud naman siya. Pero other celebrities, hindi naman nagpapapicture talaga. Okay. Yes. But ito talaga yung pinaka magandang, ano kasi instant result. Mm-hmm. Makikita mo agad. Ako po personally, 8 years na nakatupay. Nga, hindi nga halata. Very proud. So ibig mong sabihin, kung hindi ka nagtupay, hindi ka mamahalin ng ano mo? Girlfriend. Asawa ba o girlfriend? Maaring hindi naman po sa hindi mamahalin. But you will mas lose. Minahal ka. Mas minahal po, sobra. Ayun. You will lose your confidence kasi. Siyempre, mawawalan ka ng walang hiyang tupay yan eh. Ay, minsan nga ho, may mga hashtag pa dyan. Nagpapamahal pala sa babae. Oo. Nagmahal, nasaktan, nagpapogi. Alex!
must have pala to para lalong mahalin niya. Tingnan mo si Andres Bonifacio, kalahating kalbo na yan. Bagay yan na... Nag-iipo na nga daw kong eh. Sabi niya tatlong cut-off daw. Hindi, regalohan ko si Andres. Yun! Meron agad. Ayan, meron po bang ahensya ng gobyerno ang tumutulong sa inyo ngayon? Sa ngayon po ay... Wala pa naman po sa ngayon, ano? Mm-mm. Kasi ay, siyempre, nagsisikap tayo on our own. Paunti-unti, opo. Mm. And then medyo nakikilala at napapasalamat tayo, lalo na sa programa nyo kasi na-invite nyo kami na nakapag-share tayo. At saka para din sa mga viewers din natin, no, na nagkakaproblema din sa buhok nila, huwag na kayong mamroblema kasi may solusyon na tayo. Okay. Kasi before, dalawa lang options mo pag nakalbo ka. Either magsuot ka ng wig or magsombrero ka na lang. Oo. Or magpakalbo ka na talaga. Mag-Yul Brynner ka na. Yes sir, tanggapin mo na na wala na. Ito na talaga yung buhay natin. Oo. Eh medyo bata-bata pa yung iba, gusto pa mag-selfie-selfie, pogi sila. Oo, tsaka lalo na, yung, no? Lalo na yung mga kids with cancer, gusto nilang maramdaman na may mahaba silang buhok. Marami po tayo yan. Well, actually, meron po akong client na ganyan. That was 2020, nung time na yon. May cancer siya. And then gusto niya lang, ang healing niya ay makabitan siya ng buhok. Magkaroon siya ng buhok. Ewan ko, parang tinaningan na nga po ng buhay. Hanggang sa, nung isang pamilya sila pumunta doon sa shop ko, kinabitan namin ng toupee, ginupitan. Maganda yung kinilabasan, natuwa siya. Okay. Tapos, sabi, may taning na yung buhay, pero 2023 na hanggang ngayon, buhay pa po. Baka gumaling. Siguro, kasi hindi ko alam, pero sabi nila, napakaganda naman talaga ng produkto. Sabi nila, nagkaroon ng emotional healing. Yes. Sumaya, nakakalabas na, nakalimutan pansamantala yung sakit. Ibang klaseng tope ito, ha? Grabe talaga ng tope. Yung babae, yung may ibig, yung cancer, gumagaling. Eh, minsan nga ho, tumatawag sa akin, Mark, pabili ako ng tape, ha? Padala mo dito sa Pampanga. Magugma, client ko to, ha? Mamaya multo na to pero buhay pa po pala talaga. Nice. So until now buhay siya. Nakakatuwa. So Mark, sabihin mo naman sa ating mga viewers and listeners, saan ba yung shop mo? At magkano ba ang discount kung sabihin nila, "Oy, narinig ka namin sa ano, DZME?" Well, of course, no, kapag narinig niyo sa DZME at sinabi niyo 'yan, message niyo lang ako. May discount. Automatic 'yan. Syempre, no, kasi nanood kayo ng programa ng DZME. Located po ako sa Tanza, Cavite. Okay? So siguro kung taga Manila Tanza, po kayo, Cavite. Mga 1.5 hours. Mm-hmm. Ayan. May Shopee po ba? May Lazada? Wala po eh. Direct lang talaga direct, sa ako. Direct, buhok eh. Maganda po kasi na makapunta para maikabit natin. Okay. And then magupitan natin sa style na gusto nyo and ma-advise namin kayo ano yung mga do's and don'ts na para mapangalagaan nyo yung tope. Ano po bang contact number ninyo? Kasi ito kong Butch, may message po si Sir Vic. Pwede daw po ba yan sa kanya? Lahat po, pwede ito. Actually, meron akong client na dalawa sila vlogger, magkambal sila. Ang problema lang nila, kulot ang buhok nila. So monthly, nagpapa-straight sila dahil daw every time na kahit bagong ligo, mukhang bagong gising. Dahil kulot-kulot daw yung buhok nila. Ayaw nila. Nagpakabit, walang problem sa baldness. So kinabitan namin, nagmaganda yung result nila. Until now, masaya sila. Alam mo, si Sir Vic Lima, bagay na bagay yung hairstyle niya ngayon. Pwede naman natin kabitan yan, pero baka magbago naman yung mga girlfriend niya. Ayun! sino ba ito? Basta kami, magugulat. Papupugiin lang namin. Ha? Oh. Bahala na kayo after nun. Ayan, contact number po. Contact number po, 0939 840-3980. Meron po akong Facebook page. Yan, opo, ang Facebook page natin ay Tupay Hair Replacement. Yan, makikita nyo naman yung profile picture, tsaka andyan yung background ko. So, meron din pong YouTube channel, Tupay Hair Replacement Philippines. Ang maganda po na mapanood yung mga YouTube channel kasi nandun po yung mga tips natin. Pag maliligo ka, paano? Pag magsuswimming ka, paano? Pag magsa-self-installation ka, maglilinis, magkakabit tutorial ng tape. Tutorial. Lahat andun na po. Mm-hmm. So, itong tope mo, siyempre siguro net yung sa loob or solid na ano? Ito po yung made of silk. Tingnan nga natin sa likod. Pwede ba nakadikit natin... na po siya ngayon. Ay, nakaligit ba? Dinikit ko na. Ang kagandahan po dito,
very natural looking siya, especially medyo hindi lang kita masyado sa camera, pero kung i-zoom nyo siya, may puyo siya. Okay? Ah, makikita niyo na may puti-puti. So pag may tumingin sa anit niyo, anit talaga makikita sa inyo. So hindi siya yung parang pero, pag may tumingin ay kulay itim. Hindi rubber 'yon. Hindi po, silk po 'yon. Silk. Medyo. Kasi po ang silk base para makahinga. Yes po, at saka po madali breathable. Siyang matuyo. Kung maligo po kayo, yung buhok niyo basa pa, yung base tuyo na. Ganun siya kabilis matuyo. Ayun. So napakaganda niya, no? Ayun. Kung may tumingin sa ulo niyo makikita. Tapos ang hairline niya, napakaganda kung magbabrush up kayo. Sobrang ganda niya. Kung ano yung kulay ng anit nyo, yun din yung makikita. Medyo malayo-layo lang camera natin. Pero may demo po ako dito sa YouTube ko. So makikita nyo kung paano ko siya dinemo. Na yung mga mahihilig magbrush up na halos yung hairline, wala nang makita talaga. Sobrang natural niya. Tingnan. Wow. So hindi nyo lang siya ma-appreciate sa ngayon kasi hindi pa siya nagupitan. Natural talaga yan. Kasi yung buhok mismo is natural. Yes po. Hindi synthetic. Alam mo yung synthetic na buhok, pag hinalikan mo yan, amoy plastic. Opo, opo. O yan, pag hinalikan niya ng girlfriend mo, eh talagang buhok. Saka kapag wig yan ko, sabit-sabit agad. Yes, hindi mo masuklay, makintab masyado kasi made of plastic siya. Pero plastic. Ang tupay po ay... Saka rough. Yes po, ang tunay na buhok, medyo dry po talaga. Saka hindi ganyan ka-soft. Opo. Tapos lalagyan mo siya ng mga pomade. Sinashampoo din po to, yes kasama po, sa sinashampoo. Yes po, pwede mo siyang shampoohin. Okay, pero I advise na huwag niyong kuskusin na pag maliligo po tayo katulad ng tunay na paliligo, ganun. Yung kinukuskus natin mabuti. I don't advise that kasi baka po magbuhol yung buhok natin. So, kasi parang sa tunay na buhok din, lalo na kapag mga babae, minsan nagdadala sila suklay, hindi nila kinukuskus mabuti. Gawa ng density ng buhok nila. Eric. So, use compo na medyo malalaki space. Malalaki yung ano. Malalaki yung space. Para po hindi mapersa. Paano nila dinidikit yung real hair doon sa silk? Meron pong tape po talaga. Ano po? May tape pong ginagamit. Ididikit po sa base. Okay? Pag nadikit na po, tatanggalin yung cover, ikakabit na po siya. Ganun lang po kasimple. And then, ayun, style mo lang siya ng konti, buhok nyo na po siya. Yung mismong ano? Yung hair mismo, iniisa-isa yan? Ito po, yes po, may special machine pong gamit. Machine? Yes po. Mm-hmm. And then yung base ay ginagamit, may handmade din siya. Niluluto po yan eh kasi may mga base, hindi po kasi pwedeng tumigas yung base. May mga base po kasi na kapag after ilang months, tumitigas na parang lona, plastic cover. Kailangan po mapanatili na flexible ang base kahit ilang years. Hindi talaga titigas yan kasi silk cloth eh. Yes po, tsaka po yung gilid niya, niluluto po, in-oven bake po yan. Nagkaroon na po ba kayo ng chance na pumunta ng UK tapos papanoorin kung paano nila na gagawa? Sa ngayon, wala pa but I started po to form a group dito na... pwedeng gumawa na. Nag-umpisa na po kami. Pero ang machine, wala pa talaga? Wala pa. At dito kasi sa atin, medyo sobrang bihira po ng mga ganito. Mm-hmm. Yung ganyang kapulido? Manual ang ginagawa nila. Okay. So, hindi siya ganun ka... Tsaka ang buhok sa atin kasi after magupitan, wala na. Minsan, naitatapon na. So, unlike kapag sa ibang mga bansa talagang pinapreserve nila. Lahat naman binibusiness talaga sa imong bansa. So, and then, dito kasi walang bumibili. Yes, kaya yes, tinatapon. Pero kung may bibili, magpapahaba ng buhok si Joanna. Para ayun, opo. Actually, may mga nag-o-offer na po sa amin ng mga buhok. Yung mga workers ko kahit paano, nag-uumpisa na sila. Medyo may mga trial and error pa tayo sa ngayon kasi iba talaga yung kailangan ma-perfect yung pinaka-paggawa. Pero kung sa Pinoy manggagaling, no, mismo? Mas maganda po. Kasi po ay talagang suitable sa atin. Tsaka tuloy-tuloy ang supply. Yes po. Kasi nandito ka na eh. Maganda po talaga na meron tayong sariling atin. Ako talaga yan po yung isa ko sa gusto ko na dito sa Pilipinas magkaroon tayo nito. Nag-uumpisa na nga po kami. So may mga dumadaan tayong mga niluluto siya, may mga procedure siya. So ayan, yan po. So maganda po yan, no? Siguro, there will be... Parang binu-vulcanize, no? Yes, time will come po. Mas makikilala itong toupee. Siguro, ito na nga po sa tulong ng programa nyo. Maaring ito na po yung simula. Para, kasi po, kung ako lang mag-isa, hindi ko na makakayanin din talaga. Ang dami pong nangangailangan. Oo. So, magkano naman na ang anong magsimula ka? Magkano kapital, po? Puhunan pala. Halos ganun din po nung time na yun eh. Kasi...
nag-import nga po ako from UK. May mga pinatali. So initially, ilan ang in-import mo? Isa lang po kasi kaya wala pa akong pera noon. Ah, wala pa. Oo. Kasi gawa ng, sabi ko, subukan ko muna. Talagang, kasi na problema na po ako. May mga chances talaga hindi na ako nakakapasok sa trabaho. Dahil lang sa buhok ko. Kasi naayos ko. Kasi may inis ka na. Ano po? Tapos late ka na, wala na. Oo nga, aayusin pa yung buhok mo. Ganun po ang mga sinapit ko nung time na yun. Masyado kang vain. Oo. Sobra po. You're well, so vain. Concerned ka sa ayos mo talaga. Concerned ka sa buhok. Lalo na papapasok ka. Ngayon, okay. May mga resellers ka na ba? Ayun. Meron na pong pailan-ilan. Marunong magkabit. Yes po. So can you invite our viewers and listeners kung paano maging reseller or kung paano maging distributor? Kasi siyempre hindi nila alam. Maraming binibenta na tupedya na talagang synthetic. Yes. Na maraming malayo gagaya. Malayo pa na mapansin mo na, synthetic yan. Yung sa iyo nga, hindi ko nga napansin. Hindi eh. Ho. So, ang synthetic po kasi, usually pag nakita mo agad, alam mong naka-wig na. Yung hindi mo. Ang tupay po. Yung sa iyo, talagang very natural looking. Natural na natural nga eh. Pag nag-ikot kayo sa mall, pag may nakakita ng buhok nyo, magagandahan pa sila. Sabi ngayon, nga, mapopormahan pa sila sa buhok. Hindi nila alam tupay pala. Pero tanong ko lang kung bago tayo. Yan po ba yung binili nyo 8 years? Yan pa rin no, or iba na? No, iba na po. Kasi okay. That time nga po ay sa tagal na, hindi ko alam kung kanina ko hihingi ng advice, hindi naman kilala sa Pilipinas. Okay. So talagang nagsikap ako at may mga trial and error tayo. Mm-mm. Tapos yung base nga ay silicone close, hindi pa siya ganito na breathable. Hanggang sa gumawa na ako ng design, sinubukan ko, ang ganda pala. Mm-mm. In-apply ko, nagustuhan ko, hanggang sa na-share ko, ayun, yung iba naman, awa ng Diyos, masaya sila sa buhay nila. At so, saka, yun. So. Itong, ano ito, design mo yan? Yes, sir. Opo. At pinapagawa mo sa kanila? Yes po, may mga workers po tayong gumagawa nito. May nakalagay na logo po dyan na Tupay Hair Replacement sa pinaka-base. So, yung mga workers mo doon sa UK, mga Filipino ba? Hindi po, mga American, British. Yes po, British. Po. Or mga immigrants. Yes, sir. So, iba-iba rin na ano. Okay. Pero pinatent mo ba yung ano, yung design mo na yan? Yes po, gumawa po ako ng sarili kong design, kinausap ko. And then sabi ko ganito po yung gawin natin kasi sobrang kapal ng buhok noong time na yon, tapos sobrang itim. Mm-hmm. Sabi ko mukhang hindi suitable sa mga Pinoy po ito. Kasi kahit nipisan mo siya ng thinning scissor, yung ginagamit ng mga barbero, ayaw talaga. Rin. Makapal pa rin po. Kaya sabi ko, kailangan light density. Baka kasi hair ng kabayo yun. Yung dati nilang pinalitan ginagamit, mo. Yung hair ng kabayo. Ayan. So, pinalitan na nila ng human hair. Human hair. In, as per his dati request. Dati ba human hair naman yung sinasabi mo makapal o? Yes po, human hair po human siya. Human hair pero opo. Makapal lang. Makapal po. Anong klaseng hair yun? Kasi Pilipine. Iba-iba eh. Siyempre, halimbawa. Galing sa gorilla. Hairy monster. May mga, let's say sa mga Indiano. Siyempre, medyo makakapal ang buhok talaga nila. Depende sa lahi ko. Kumampal yun. Meron naman po talaga. Kumampal yun dahil hindi nagsashampoo. Ayun. Sa UK, may aninipis naman po. So, kitang-kita yung mga. So normally, anong hair ang ini-specify mo? At least Asian hair. Asian. Para po suitable para sa atin. So karamihan ng ano mo, tupi na binibenta, Asian hair. Yes po, po. Kasi yung kulay din niya, kailangan hindi siya sobrang itin. Natural black lang po. Pag kumukuha ka ng raw materials mo sa UK, maramihan kasi yes po. And pang-stock then, mo na. Ano po yun eh, iba-iba. So maramihan na po yan, ini-screen pa po yan kasi may mga buhok na hindi siya pwede. Mm-mm. So dumadaan siya sa, tsaka yung haba niya kailangan consistent. And then yung base niya, yung pinaka-base po nito, yan, niluluto, tinatahe. So ganun pong procedure niya. Mamadugo din ang pinagdadaan. So Eric, mostly pang lalaki lang? Wala yes kang po, pero, babae? Kasi may mga babae rin naman na medyo stone, ano? Kailangan din nila ng ano? Yes po. Po. At may mga alopecia. Yes. There was a time po na may nagpakabit sa akin, babae, kasi meron siyang alopecia. Okay. And then I customize po yung buhok niya. Pambabae talaga. Ang ganda naman ng kinalabasan po. Pero ganito lang kahaba. Hindi po, mahaba, mahaba po talaga, talaga. Siya. Oh, depende okay. Kung anong ang haba. Ang swerte sa babae kasi wala nang gupit. Ano man na lang. Tapos, kabit na lang. Ayusin mo na. Kagaya ngayon kay Joanna, may mga yeah, curler, may curler, na curler gano, pa. Ano gano'n na lang yun. Pero ang babae, bihira po makalbo. Numinipis lang yung buhok nila. Depende. Yun nga, but that's why I'm asking you, kasi bihira. But in those times na may nakakalbo, may lumalapit pa sa'yo? Meron po, meron. Marami po. Marami nagtatanong na mga babae
manipis yung buhok nila minsan may kadalasan pag may kalbo po may condition. Pero sa lalaki kahit walang condition, nakakalbo, hindi natin alam kung bakit. Genetics 'yan, genetics nga po madalas. But according to them, minsan daw nakaklag yung pores. Yes. Ng dandruff. Dandruff. So kung nakaklag na yung pores ng dandruff, hindi natutubo 'yan. Mm-mm. Kaya yes, kailangan iskubahin mo 'yon. Ayun. 'Di ba? Pagpupunta ka sa yung nagpapagawa ka ng hair parlor, talagang sinusugat nila. Ah, sa mga hair. Oh, sinusugat nila para there is a chance na tutubo yung hair. Mm-mm. Hindi naman nag-transplant ng hair yung plasma yung ginagamit doon. Ayun. So may mga chances kasi na hindi rin kayang i-cover ng transplant. Kasi nga, dito rin kukunin sa'yo, tatanim. Pag malaki ang baldness, hindi rin kayang i-cover po lahat. Mm-hmm. So may mga nakabitan na rin kami, nagpa-hair transplant, nagpa-pigment. Pigment yung mga tato. Pampaitim, no? Opo, tatato lang siya. Pero yung iba talaga, ang gusto, buhok talaga. Kaya tupay yung pinipili. Tunay na buhok. ano natural daw yung, looking. Ano daw yung mga problema ang kinaharap? Ano bago ka pa lang umangat sa negosyo, I mean pagsisimula, ano yung mga ano mong problema pagdating sa buhok po? Hindi, dito sa negosyo mo yung mga nadaan ng problema, challenge, ayan. Marami din, no? Lalo na no nagsisimula pa lang ako kasi sabi ko nga wala naman akong ihingian ng guidance nito, ng advices kung yung mga do's and don'ts. Talagang kailangan based on your own experience dun mo siya matutunan. Mm-mm. And then from there i-share mo na. Kaya napakaswerte ito nung mga bago nagpapakabit sa akin ngayon kasi may mga videos na ako. Unlike before, sabi ko, saan ako hihingi ng... At saka expert ka na. Opo, kaya gagayahin lang nila. Uy, ganun lang pala yun. Kaya yung mga ibang nasa barko, walang kasama sa malayo sa pamilya, sila na lang. Nasa abroad, sila na lang. Natututunan nila. Strangers yung iba, master na master talaga na nila. Strangers talaga ang unang magtitiwala. Yes, ganun po yung nangyari. So siguro yung iba, natutuwa lang kasi dinisclose ko yung sarili ko na pinakita ko na katupay ako. Naging open ka. Kasi wala namang may gusto magpakita niyan. Ang ginawa ko naman, kaya ako po ginawa yun kasi concern ako sa mga clients ko na mga malalayo sa akin. Hindi nila alam kung paano gagawin eh. Baka masira yung tupay nila unang-unang mahal. Sabi ko, sir, ganito gawin nyo. Naglabas ako ng video, ginaya ko walang mga edit-edit para masundan nila. Sinusundan nila po. Hanggang sa, yun, ayos, Sir Mark. Marami ng recommendation. Hanggang sa, yun, nagugulat nalang ako na nakikilala na yung toupee hair replacement. Eh, natutuwa sila. At saka, ang dami talagang Filipino na nakakalbo. May problema. So, in a month ba, ilan ang ini-import mo na ano, toupee? In a month po, siguro mga 300 po. 300? Yes po. Wow. 200 to 300. Dami niyan. Regardless sa presyo ngayon, talaga. After the guesting dito sa DCNA, 600. Aabot na ng 600. Ini-import mo. Oo. Pero yun lang po, hindi agad na uubos ng mga nasitira. Pero kasi syempre yung mga shipping fee para isang biglaan, isang bayan. Mm-mm. Para hindi naman lugi din sa pagpapadala. Yes. Mas maganda na meron. Kasi pag may client, pag wala kang supply, mahirap. Mas maganda meron pa. No? Opo. Yung iba matyaga, naghihintay. Talagang no choice, eh. They will wait for you para po makabitan sila. Kasi pipiliin talaga niya itong produkto mo dahil natural na natural. It's just like they have their natural hair. Mm-mm. Hindi kagaya ng mga ano, yung mga wigs na makikita mo nga sa sidewalk, eh. Oo. Yes. Ganito lang po siya. Sa Divisoria, maraming ganun. Opo, ganito lang po siya tingnan, parang wala lang. O yan. Pero pag naikabit na sa inyo, at nagupitan na, ganito, ayan, tingnan niyo yung buhok ko. Yes. Ganyan yung magiging sample niya. So, anong gamit mo dyan? Ano? Naglalagay lang ako ng pomade. Na gel. Meron po kong any pomade, any gel, pwede po. Pero I advise na water-based para madali lang siyang... Water-based, so anong gamit wash mo? Dapat gumawa ka na rin ng ganyan. Yes po, meron na po akong pinormulate na exclusive para yung mga shampoo, conditioner, pomade, tsaka yung mga suklay na malalaki para po full package na. Ang pomade is wax, no? Yes, yes po. Yes. Ngayon, yung ano, yung gel is water-based. Opo. Ang wax kasi oil-based. Yes, sir. Opo. So kung water-based recommendation mo, kailangan gel. Pwede tuturuan kita. Bumili ka ng gum arabic tears. Yun. Yung gum arabic tears, dakta yan ang acacia from South Africa. Mm-hmm. Tapos, that melts in water. Yes, sir. So, i-melt mo sa tubig,
it will gel. Lagyan mo naman ng pabango. Like for example, panglalaki, mga spicy yan eh. Alam na alam ni Kong, mukhang ano rin sa buhok si Kong ha. Pag nilagyan mo ng spicy ano yan, yung smell. So you have a gel now. Water lang eh. So kung gusto mo naman lagyan ng ano, yung para kasi ano yan eh, protein yan eh. Yes. It will grow bacteria. So lagyan mo ng preservative. Maganda po yung suggestion. Kaya ayun, may mga suggestion tayo, no? Maganda i-consider po in the future. Yes. Lagyan mo ng preservative. Pwede mo rin gamitin yung CMC. Kasi ano rin yan, soluble in water. Yun. So pag-apply mo niyan, pag-dry, medyo stiff ng konti. Kung gusto mo naman medyo not so stiff, may mga additives kayo na idadagdag dyan. Diba? Galing, no? Like ethylene glycol. Para hindi masyadong stiff. Parang akala mo oil yun, but that's water soluble. Hindi kong, no? Ano po bang future plans? May balak po ba kayong palawakin from Cavite, maglagay ng mga another clinic sa iba't ibang lugar? Well, yun po na ang talagang plano, no? Sa, kasi hindi naman kakayanin kung sabi ko nga ako lang mag-isa, mga Pinoy ay maraming nakakalbo. So, minsan sabay-sabay ang client, so mahihirapan. Maganda po na makapag-expand talaga. So, para din matulungan din yung mga nasa malalayong lugar. So, yun siguro, gumawa ka na isa pang branch. Then, after the second branch, mag-franchise ka. Mm-hmm. Yes, sir. So, okay. Franchise sa ano, Cebu, franchise. Yes. Isa lang naman ang source ng buhok, sa'yo lang. Yes po. So, kukuha na lang sila sa inyo. Yes. But you have franchises now in Cebu, Davao. Maganda po yun. Another part may mga ibang lugar. Pero at least dalawa yung brands mo. 2 to 3 within the area. Mm-hmm. Para tama hindi ka mahirapan mag-manage. Tama po yan, Kong. Anyway, basahin na natin yung mga comments ng ating mga viewers and listeners na walang buhok. Ayan. Comments. Ayan. Pero bago yan. Ano, alam, any message mo na? Alam mo si Joe, nakikinig. Hindi naman siya kalbo. Pero nakikinig siya. Tingin ko may boyfriend ito na kalbo. Uy. Diba, Joe? Ayan. Ayan, sa ating comments na Liberata Martin Bautista, arat na mga ka-pro Pinoy, tutok na po tayo sa magandang balita ng mga umaasensong negosyanteng Pinoy. Napakaganda malaman paano pag-extract ng buto ng avocado Kong Butch. Wow, maganda yan para sa mga malapad na bukid. Natataniman yung mga buhok ay hindi na pantay. Okay. Kinis na ang anit, kaya sa lahat ng gustong magkaroon ng buhok, dito na po tayo sa To Pay Her Replacement. Lalong mai-in-love si Mrs. The best po ito, kahit sa bunutan ni Mrs. pag matigas ang ulo ni Mister. Hindi basta-basta matatanggal. Thank you po sa pag-share sa mga listeners at viewers, Sir Mark. Maraming matutuwa magkakaroon ng buhok na parang tunay. Ito na ang solusyon para gumwapo po kayo. Okay. Tapusin mo yung pagbasa kasi si Liberata Martin is from Cavite also. So, kapitbahay ni Mark. Okay. Maraming salamat, Pro Pinoy. May isang Kuya Mark na nakapag-share ng magagandang hair replacement. Congrats po at sure marami pong tatawag at mag-order na po sa inyo sa araw na ito. Si Francie Vargas, paano kasi kahit marunong magtanim at magparami ng produkto ang mga magsasaka natin, barat naman ang barat naman babayaran ng gobyerno. Mas malaki pa ang ginagasto sa pag-import kahit may mga local at quality naman ang product ng Pilipinas. Just saying. Si Juliet Mendoza, galing po ng product ninyo. Laking tulong sa mga may hair loss. Si Maria Teresa Arca, 100% human hair. Kamag-anak. May mother, ma. Mom. Hi, ma'am. Hello. Batiin mo. Mother ko. Hello po, Arca family. Mama ko, Maria Teresa Arca. Papa ko, Ricardo Arca. Yung kapatid ko na nasa clinic ko rin ngayon, si Jeff Arca. Marika Arca, May Arca, Denrick Arca, Jane Arca, si Medlin Arca, tsaka yung aking pamangkin na si Bebeng Maliit. Yes. Si Malia Morin Arca. Ayan. Ayun, magandang umaga po sa Arca clan. Arca clan. Nanonood po sila ngayon. Arca. Clan na yung nabanggit. Team Arca, pamilyang Arca. Hello po, magandang po. Umaga. Dito po sila. Nanonood ang mga tauhan nyo po ba ay mga ano din, family members din? Hindi po lahat. Meron okay. po kung talaga mga staff din talaga. So ilan na bang tauhan mo ngayon? Yun. Konti lang po. Meron po kong apat sa Tupay.
And then meron ding apat doon sa mga assistant din po doon sa clinic ko. So mandami yan. They work together sa mismong clinic. Kasi sa clinic ko po may iba-iba pa siyang other services. Alam mo Mark, okay. Kung mahal man yung equipment, punta ka sa DOST. Mm-mm. And then tutulungan kanila pag-acquire ng equipment na 'yon. Nang sa ganun ay dito na gagawin 'yon. So instead na apat lang yung ano mo, empleyado, baka abot na yan ng 100. Kaya nga po, mas maganda po talaga dito sa atin, sa sariling atin. Kung yung supplier ng equipment na 'yon ay talagang nagbibenta kasi minsan sila na rin ang gumagawa ng equipment na 'yon at hindi nila binibenta para exclusive nila. Pero kung may nabibiling equipment na 'yon, ang payo ko sa iyo, punta ka sa DOST. Yes. And then papautangin kanila 3 years to pay. Oh, yun. Uy, maganda po 'yun. So kunyari ang worth ng equipment na 'yon ay 1 million, so you have to pay that within 3 years. Mas maganda po 'yun kasi para at least may offer natin ng mas abot kaya sa mga Pinoy natin. Exactly. Kasi kapag dito na po talaga lahat, eh mas maganda na po 'yun. Mas so, kaya lang naman nagmamahal gawa ng syempre shipping. Mga taxes, so ngayon may hanapbuhay na yung mga kababaihan natin. Yes, correct. Dahil magkakaroon na sila ng market sa buhok nila. Market, yes. Okay, pa-proceed. At more comments pa, si Josephine Atwazan Palayar. Wow, galing ng produkto mo, Sir Mark Eric. Pia Agus Burgos, hindi po ako makatiis na sa radyo lang makikinig kasi hindi ko po nakikita ang pogi at magaganda nyo po na guest. Si Queenie Joy Quinto Nieva, itong product na ito ay talaga namang kagigiliwan ng mga Pinoy dahil nakakapagpadagdag ito ng confidence. Tama. Si Pia Agus Burgos, kanina pa ako nakikinig sa radio. Magkano po yung pampatubo ng buhok? Hindi na natubo ang buhok ko. 25,000. Hindi, tupay naman yan. Tupay pampatubo, naman. Avocado. Avocado, ano yon? Oil. Oil. So, hindi natin alam kung magkano talaga ang benta ng avocado oil. Si Chana Elaine D.C. Castro, yung pinsan ko mahilig sa wig. Sure, pag narecommend ako tong hair replacement mo, kuya, hanapin niya yan. Kasi gusto niya talaga, pag sinuot niya, parang tunay na buhok. Eh, ito naman ay tunay na buhok. Tunay na buhok. Ito po. Hindi mo lang buhok. Buhay na sample. Oo. At so, andyan na si Attorney Lovea Kong. Ito na. Attorney Lovea, yung nanalo sa comment. Mananalo ng 1,000 piso. Wow. 1,000 piso. Yes, Attorney. Attorney Lovea, go ahead. Take it. Sabi pa ni ano, Joker Reno. Take it away. Take it away. Attorney? So, ang nanalo for best comment natin, si Miss Pia Agus Burgos. Congratulations, yay! Ma'am. Congratulations, from basahin mo nga kung ano sinabi ni Pia Burgos. From June 14 episode, ito kong Aishi Fashion. Hello, Ma'am Corazon. So, ang comment ni Miss Pia, ang chinelas ko nung araw, Rambo at Islander, lalo nung uso pa yon. Kilala po ang Lilio na magaling gumawa ng mga chinelas na matitibay at mura po. Maganda po mamili doon pang negosyo. Magaganda po ang gawa ng Lilio at marami po pong pagpipilian. Iba't ibang klase din ang chinelas na mayroon. Mga mura lang patok po para sa pang negosyo. Yun nga lang po, medyo may kalayuan po from Manila to Lilio. Miss Pia, if there's a will, there's a way. So, ang galing nyo po talaga kung Butch, lalo po nang guest nyo po, alam nyo po ang pinakamaganda na dapat nilang gawin. Iba po talaga kayo kung Butch, napakagaling yung iba pong may kodigo pa po. Kayo wala na, minsan edited pa po. Wow! Congratulations, Miss Pia! Yes! 1,000 pesos! Si Pia, everyday nakikinig sa atin yan at nagko-comment. At today, mapalad ka, Pia Burgos, na nanalo ka ng 1,000 pesos. Congratulations, Pia! At basahin mo na naman ang nanalo sa raffles, no? At congratulations sa raffle winners natin kahapon, June 22, si Rodriguez M. Grace, Maximo Ibarra, Ger Eka, Ali Lord Torinya, at si Chris Lux. Ayan, congratulations po. Bukod sa marami na kayong natutunan dito, may pabaon pa kayo. Mm-hmm. Pambili ng load para mamanood ulit ng ating programa. Next week meron ulit. Next week, di ba?
At next week, nako, we have ang daming guest natin next week na talagang very interesting po yung mga negosyo nila. Yes. Diba? Isipin mo man dito sa programa natin, marami na tayong natulungan. Yung bagsakan. Yes, bagsakan. Ang daming binigay ng Department of Agriculture sa highlight kanila. Highlight yan natin this week. Imagine mo, magkakaroon na sila ng pondo para magpagawa ng sarili nilang warehouse. Warehouse. At bibigyan din sila ng pondo para maka-acquire sila ng delivery truck. Yun. Diba? Oo. Ang laking advantage yan sa ating mga magsasaka dahil bababa na yung freight ano nila cost, yung cold storage diba? At napakaganda talaga ng area nila at sabi pa nga ng ano Department of Agriculture sabi ni Yusek Sebastian ni refer na yan kay Yusek ano tawag nito yung sa ano si kay Christine doon sa tawag nito Kadiwa at inalok sila na mag-supply na rin sa Kadiwa dahil sa mura ng kanilang mga farm products. So, ang laking tulong doon sa kooperatiba na yon. Yes, yung guesting dito sa Pro Pinoy. Guesting nito. Mabilis ang kilos. At sa ating mga viewers and listeners, doon po ito sa Marikina. BF City Bagsakan. BF City Bagsakan. Punta kayo roon at talagang you will save 30 to 40% ng mga bilihin. Oo. Diba? Lalo na yung so, mga gulay. So, kompleto po sila. Sa ngayon, meron silang meat shop. Next week, meron silang mga poultry ano, products. At meron din silang mga halaman. Oo. So, eventually, pag naging regular na yan at lumaki na, ay talagang kompleto na yun. Yes. At ang membership, napakamura lang. Ayan. Para, at tuloy-tuloy na natin, si Irene Cervantes may comment din. Wow, ang galing po talaga ng product. Good job po to that. God bless po, Sir Mark. Ayan, may mga pahabol pang comments. Kayo po, baka may gusto kayong pasalamatan, tsaka ibigay na inspirational message sa ating mga nakikinig. Well, unang-una po ay, siyempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ano po, dahil hindi naman ako, alam naman ng Diyos yung pinagdaanan ko. Siyempre, panganay, tumulong sa mga kapatid, sa mga magulang. Pangalawa po ay yung pag-motivate din niya sa akin, nakuha natin sa dasal, pagsisikap. And then sa programa po dito kay Congressman Butch and Ms. Joanna sa DZME, maraming maraming salamat sa pag-invite. Kay Sir Andres Bonifacio, thank you sa pag-reach out sa akin. Panoorin niyo to mga katupay, marami kayong matututunan dito sa DZME. And then sa mga namumroblema sa buhok, no? Huwag na po kayong ma-depress, huwag na kayong ma-stress. Pumahal niyo ang sarili niyo, mag-invest kayo para sa sarili niyo. Kontakin niyo lang ako and then 45 minutes lang aayusin natin yung buhok niyo. Paglabas niyo, you will get po yung dream hairstyle niyo. At confident. Yes. Tipay Hair Replacement. Yan lang po yung page ko. Message nyo lang po. Maraming maraming salamat po to all the viewers at sa lahat-lahat po ng mga bumubuo ng programa po na ito. Ayun, isipin mo naman, yung isa may cancer. Yes. Depressed na siya. Oo. Oh, at may tanning na may yung buhay. May tanning ang buhay. Oh, in fact, nung mag-text nga kay Mark, akala ni Mark, ano ba ito? Totoo ba ito? Akala ko po, ano, tumawag pa nga po eh. Kasi sabi ko, Mark, sabi niya, bibili daw siya ng tape and remover kasi pandikit daw po. Akala ko po talaga ay kumbaga sa ano natuluyan na kasi yun yung kwento nung family nung nagpunta sa akin. Na may tanning na nga. Hanggang ngayon po buhay, masaya. Siguro emotional healing, na nalimutan niya pansamantala yung sakit, yung emotion niya gumanda. Nakakagala na kapag selfie na, iba pong nagagawa ng buhok. Ang buhok hindi lang niya susolusyunan yung pinakabuhok mo, problema mo sa buhok, bagkus yung buong pagkatao mo, lahat. Meron din akong client na nasa real estate, medyo nahihirapan siya magbenta. Tapos yung kasama niya, madalas nakakabenta. At nakita niya ang nagiging problem niya kapag may mga meeting na with the clients. Oo. Mahina ang confidence niya kasi daw kapag kausap, sa ulo nakatingin. Napapaurong na siya. Oh, so may epekto po sa mga bawat ginagawa na. Negative kasi yung mind niya eh. Yes, possible. May alam mga mo tumitingin po yun sa noon niya dahil nag-admire yun. Yun, yun dapat ang mindset. Naliliwanagan. Baliktad yung interpretation niya. Oo, maliwala dapat. Pero ngayon, nakatopay na. Minsan, nagpapasalamat, Sir Mark. Nakapabenta-benta na ako. It gives confidence, no? Yes. So, hindi lang physical yung ano, maging benefit yun. Kung hindi, yung sarili mo. Yes. Yung confidence mo. Sa amin kong, sa aming kababaihan, crowning glory ang tawag sa buhok. Yes.
Correct. Talagang importante sa amin ang buhay. Kaya pala ngayon, medyo talagang pinaganda. So today is your crowning glory. But anyway, Mark, yung suggestion ko lang naman sa iyo, instead na oil base ang gamitin mo, kasi ang tanggal matagal yung oil at gagamit ka ng maraming shampoo, I recommend na yung gel na lang. Yes, water based. So you better teach them to use water-based gel. Yes. Huwag yung oil kasi dumidikit yung oil at kailangan mo talaga i-shampoo yan. Yeah. Tama po yun. Para malinis. So yun, ang tinuro ko naman sa'yo, may produkto ka na bago, ha? Maraming salamat, Kong. Ayan, anong ipapangalan mo doon sa bagong produkto mo na yan? Ba, di pangalan nyo, Kong. Siyempre, isa yung galing, di ba? Pampamahada na lang pala ako. Apang gel. So, all in na din, all in. Gamitin mo yung pangalan ng company mo. Anong pangalan ng company mo? To Pay Hair Replacement. To Pay Gel. To Pay Gel. Oh, maraming diba? Salamat itong sa suggestion. Natural to Pay Gel. Yun. So mamaya, tuturuan kita kung paano gagawin yan. Sige. Yes. At iyan ang kabuuan ng ating Fatherhood to Nego Success Stories, kung saan bumida ang mga kwentong angat na angat ang mga haligi ng puhunan at napakakakilanlan ng mga Pinoy. Sa susunod na linggo ay pabibilibin kayo ng magic at technique to Nego Success. Magkita-kita po ulit tayo sa Lunes. Have a safe weekend morning, Barangay DZME Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive dito sa DZME 1530 Radio 1. Dito Pinoy ang angat. Dito Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Ang paborito mong childhood snack ay nag-level up na rin. Mas pinahaba, mas pinasarap, at mas pinarami lalo ang Lumpia Shanghai. Now available in bigger packs and in three flavors. Nandyan pa rin ang original cheese at meron na rin new and improved cheese and sweet corn. Available in leading supermarkets, grocery stores, at sa suki mong tinda. Since na-discover ko, ang Hobe Quick Cook Special Meal, sumarap yung mga recipes ko. It cooks in less than 5 minutes. Kaya mas marami, mas mabilis, at mas masaya. I love Hobe. Try nyo! Si Mike Gamis ng Team Clineco. At pinapakilala ko po sa inyo ang aming bagong produkto, Clineco All Surface Disinfectant. Non-toxic, non-corrosive, non-bleaching. At hindi mo na kailangan pang i-rinse. Itong aming solution na develop, meron po tayong approval ng UPLB. Sabi nga ng mga doktor, ang kalusugan ay kayamanan at prevention is better than cure. Programa na maging sandigan ng mga nangangailangan.